Sa mga balitang mayroong pag-asa, NPUC Publishing Ministry leaders sumailalim sa mentoring training. Stewardship Fellowship idinaos ng Eastern Laguna District. Children Ministries Leadership Certification Seminar isinagawa ng Palawan Mission sa Taytay District. Voice of Youth pinangunahan ng Southern Luzon Mission, Preacher's Kids. Local Adventist Church leaders kasama ang isang missionary group ng ngaral sa Barangay Central, San Jose, Occidental, Mindoro. Pathfinder Camp and Training kinasangkutan ng mga kabataan sa Central Oriental Mindoro District. Digital Evangelism Initiative pinangunahan ang Media Ministry Training and Seminar sa Central Quezon 2 District. Mid-Year Thanksgiving Praise Program and Fellowship idinaos ng South Central Occidental Mindoro District. Mga pamilya ng Mountain View District magkakasamang pinagpala sa Fellowship and Family Retreat. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Nagtipon ang mga publishing ministry leader sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Mentoring the Mentors Training and Seminar na ginanap sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. Ito ay sa pangunguna ng NPUC Publishing Ministries Department. Ang mga mahalagang layunin ng pagsasanay, tunghayan sa balita ni Aini Ikaw. Mentoring like Christ, ito ang tema ng naganap na seminar noong ika-isa hanggang ika-dalawa ng Hunyo, 2022. Dito sa Literature Ministry Seminary, Lipa City, Batangas. May layuning palawakin at palakasin ang gawain ng literature evangelist sa pamamagitan ng pagbibigay dagdag kaalaman upang mas maging epektibo at matagumpay ang paglilingkod ng ating mga leader sa publishing ministries at ng marami pang miyembro ng iglesia ang mahikayat na sumali sa gawain ito. Naging tagapagsalita dito sila Pastor Abraham Del Rosario, NPUC Publishing Ministries Director, Pastor Armando Ogmar, NPUC Associate Publishing Director, at Ma'am Lloyda Omega, Literature Ministry Seminary Registrar, kung saan tinalakay nila ang Ellen G. White Mentoring Philosophy, Leaders of Mentors, at The Power of Mentoring. Napakasaya po ang ginanap ng pagsasanay na meron pong team na Mentor Like Jesus. Ang layunin po nito ay para lumago ang mga manggagawang kulpultor sa pagpaparami pa ng maraming kulpultor para mapabilis po ang paglaganap ng pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng Literature Ministry. Ang training na ito ay nakakatulong lalong-lalo na sa amin bilang mga leaders ng mga misyon na kami ang nagbibigay at nagli-lead out sa ating mga APMLs as well as our literature evangelists in the field. And being a publishing director, nakatulong ang lahat ng mga messages at sadyang napakagaganda na nagbibigay ng motivation, encouragement, inspiration. Ang seminar na ito ay naging inspirasyon sa mga delegado na magkaroon ng mas mabunga at matagumpay na paglilingkod sa kanilang mga teritoryo sa ikawawalhati ng Panginoon. Napakadami ang aming natutunan sa training na ito. Kami ay na-inspire kasi ay maraming karagdagang kaalaman ang nadagdag sa amin kung paano namin i-mentor ang aming mga LE. Kung paano namin sila bibigyan ng inspirasyon para lalong sila ay magtagumpay. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa mula rito sa Lipa City, Batangas. Ako po si Aini Ikaw, nag-uulat para sa Hope Today News. Nagkaroon ng panibagong inspirasyon sa pagiging mabuti at tapat na katiwala ang mga Adventista sa Eastern Laguna District sa idinaos na Stewardship Fellowship ng distrito. Ang mga espesyal na kaganapan sa mahalagang pagtitipon, balitang hatid ni John Miguel Flora.
Ako'y hayo katiwala ng Panginoon. Sa ikalawang quarter ng taong 2022, isang espesyal na programa ng Sabbath patungkol sa stewardship ang naganap dito sa Siniluan Seventh-day Adventist Church ng Eastern Laguna District ngayong June 11, 2022. Panauhin ng programa ang Stewardship Director mula sa North Philippine Union Conference na si Pastor Jerry Estabillo, gayon din ang South Central Luzon Conference Stewardship Director na si Pastor Joshua Baldera. Sa isang pahayag ni Pastor Baldera, idiniinya na ang pagiging katiwala ay estilo ng buhay ng isang tao na tinatanggap ang pagkapanginoon ni Kristo, lumalakad na kapartner ng Diyos at kumikilos bilang kinatawan ng Diyos na pinamamahalaan ang kanyang gawain dito sa lupa. Isa pong pribilyo na nakarating dito sa Siniloan Church, sa kanaunahan, nakita ko ang kasigasigan, katapatan ng mga kapatid sa kanilang pagiging katiwala sapagkat sa kabila ng maraming hamon sa buhay ay nagtitiwala sila at nunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ng katiwala. Isa rin sa mahalagang parte ng fellowship ang paggawad ni Pastor Jerry Estabillo kay Pastor Ernel Garzula, gayon din sa Pangil SDA Church bilang isang stewardship compliance servant at pag-abot sa grado ng 93% o katumbas ng Gold Plaque Award. Nangangahulugan ito ng paglago ng Pangil buhat ng simula ng evaluation ng Iglesia. Bilang isang treasurer, nais ko na tayong lahat ay lumago at maging tapat sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Lalo na sa bilang isang mga katiwala ng Panginoon, kailangan unahin natin siya dahil sabi nga lahat ng bagay, lahat ng nasa atin ay sa Panginoon. So nais lang natin na ibalik talaga kung ano yung para sa Panginoon. So doon tayo pagpapalain at ang plaki na ito ay isang katibayan na aming natanggap na kami po ay lumago at lalago pa sa pangalan ng Panginoon. Natapos ang fellowship sa isang pagbibigay ng token of appreciation ng District Coordinating Council, gayon din ang commitment message ni Pastor Estabillo at commitment prayer ni Pastor Baldera. Sa ating pagbibigay ng buong kaloob sa Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin bagkus tayo ay kanyang pagpapalain. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Siniluan, Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa Leadership Certification Seminar Level 3 ang 11 Adventist Churches sa distrito ng Taytay, Palawan. Ang nasabing certification seminar ay hatid ng Palawan Mission Children Ministries Department. Si Ejin De La Cruz para sa report. Nagpapatuloy ang pagpapalakas ng Palawan Mission sa pagpapayaman ng mga gawaing kinasasangkutan ng mga bata o kabataang naglilingkod sa Panginoon dito sa distrito ng Taytay, Palawan. Ito ay sa pamamagitan ng Level 3 Leadership Certification ng Adventist Children Ministries nitong May 27 to 28, 2022. Binubuo ng 18 na iglesia ang buong distrito ng Taytay at 11 ang Dumalo. 21 naman ang mga kapatid na opisyal na tumanggap ng sertifikasyon. Ang Level 3 certification na ito ay nagbigay daan para mas malalim pang maunawaan ang mga bata sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay at sa iba't ibang level ng edad na sila ay dumaraan. Ito ay nakapagbigay dagdag kaalaman sa mga magulang at leaders upang mas mahusay na gabayan ang mga bata o kabataan sa tulong ng Panginoon. Itong certification na ito ay malaking maitutulong sa ating mga children's ministries, sa mga teachers, at maging sa mga magulang. Pinangungunahan pa rin ng Direktor ng Children Ministries ng Palawan Mission na si Pastor Agapito Tuting ang pag-iikot sa buong area ng Palawan. Kasama ang dating NPUC Children Ministries Director na si Ma'am Norlin Kadapan at ang kanyang butihing asawa na si Sir Ray Kadapan. Kasama rin nilang naghatid ng 7 sesyon sa seminar na ito ay si Sir Rayson Gatdula. Masaya ako sapagkat sabi ko, wow, kahit pala ako nag-retire na, ako pala'y kailangan pa rin naman na makatulong para sa gawain na ito, lalo-lalo na sa mga leaders natin sa children ministries.
Lahat naman ni Mrs. Kadapa ng importansya ng sinasagawang mga sertifikasyon ngayon at ang kahalagahan ng pagdalo mula level 1 hanggang level 10. Yung inilelecture natin ngayon sa level 3 ay parang minsan hindi nila maintindihan dahil hindi sila dumaan sa certification level 1 and 2 na yun ang pinaka-foundation para maunawaan nila kung ano ba talaga ang gawain ng isang leader sa ating mga iglesia sa children ministries. Inaasahang mas mapalalakas ang departamento ng children ministry sa bawat iglesia ng Taytay. Dala ang pangunawa at pag-asa na mamagyayaman palalo ang ministeryong kinasasangkutan ng mga bata, gayon na rin ang mga magulang. Para ma-empower natin ang ating mga leaders sa ating mga iglesia para sila ay, yung iba kasi hindi nila alam kung ano gagawin. Hindi sila makapag-share din doon sa kanilang mga leaders o sa kanilang mga members sa church. May pagkakataon na dumalo sa mga ganitong mga sesyon, mga presenter ng ating mga na nanggagaling sa ating misyon ay wag nilang sayangin dahil napakarami nating matutunan kagaya ko na isang magulang. Mula rito sa Taytay, Palawan, ako po si Ejin Joy de la Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Nangaral ang Southern Luzon Mission Preachers Kids o mga kabataang anak ng mga manggagawa ng misyon sa idinaos na Voice of Youth Evangelism sa Barangay Kabasan, Bakakay, Albay. Ang kanilang pangaral ay pinagpalang umakay ng mga kabataan sa pagpapabautismo. Nagbabalita si CJ Rivera. Sa paumuna ng Southern Luzon Mission Preachers Kids, matagumpay na naisagawa ang isang Voice of Youth Evangelistic Meeting na ginanap mula May 22 to 28, 2022 sa Barangay Kabasan, Bakakay, Albay na may temang I Will Go Witnessing for Jesus. Ito ay pinangunahan ni na Brother Kevin Madera, Brother Harvey Hill at Sister Jovelle Tosis na nagbahagi ng lektura gabi-gabi patungkol sa ikauunlad ng physical, mental, emotional at higit sa lahat ang spiritual na buhay ng tao. May bilang na 5 katao ang dumalo sa gabi-gabing pagpupulong at 15 na mga bata naman sa Vacation Bible School sa umaga. Sa buong sanlinggo, patuloy din ang visitation ng mga preacher's kids sa mga cared friends sa naturang lugar. Layunin ng Voice of Youth na ito na mahasa, ma-equip at matrain ang mga anak ng mga manggagawa ng Panginoon sa gawain ng pangaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. First time ko po na makilahok sa Voice of Youth na ito. Isa rin po ako sa mga nagtuturo sa mga bata. Ang aking experience po ay masaya dahil attentive naman po ang mga batang dumadalo. Ang na-experience ko po dito ay magturo sa mga bata. Sa una po, awkward at nakakahiya. Pero habang tumatagal, masaya at nakaka-excite po silang turuan. Sa paggawa ng banal na espiritu sa puso at isip ng mga taong dumalo, at sa tulong ng mga kapatiran at ng district pastor na si Pastor Jun Lontabo, 5 kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Dalangin ang iba yung pagpapala ng Diyos sa mga preacher's kids sa kanilang patuloy na pakikisangkot sa gawain ng pangaral. Isinagawa naman ng Voice of Youth Outing kasabay ang family recreation ng mga manggagawa ng misyon upang mahikayat ang iba pa na makisangkot sa mga susunod pang Preacher's Kids Voice of Youth. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa mula dito sa Southern Luzon Mission, ako po si CJ Rivera para sa Hope Today NPUC News. Sampung araw na pangaral ang isinagawa ng Maranatha Health Ministry sa isang sityo sa Barangay Central, San Jose, Occidental, Mindoro. Naging bahagi din sa gabi-gabing pangaral ang Adventist Local Church leaders and members doon. Ang kabuuang detalye nasa balita ni Jasly Sarabia. Sa kasulatan ito ay pinangaral niya sa pagsulong ng gawain ng Panginoon, isinagawa ang 10 araw na pangangaral ng Missionary of Maranatha dito sa Sitio Magbando, Barangay Central, San Jose, Occidental, Mindoro. Ang nasabing pangangaral ay sa pangunguna ng Maranatha Health Ministry sa pamumuno ni Sir Jerome Ramos. Mayroong dalawang pangunahin kung bakit isinagawa ang pangangaral na ito. Mapapansin natin, una, ito ay pagtupad natin sa tinatawag ng dito sa Matthew 28, panawagan ng ating Panginoon, yung tinatawag na The Great Commission. Pangalawa, hinikaya talaga natin na maki-involve yung local church members.
ang pangangaral ay mayroong temang Revelation of Hope. Ang pangangaral na ito ay nahati sa tatlong bahagi, ang Vacation Bible School, kung saan ang mga bata ay tinuturuan ng mga kanta at nakikinig ng mga kwento, ang oras ng pagbahagi ng mensaheng pangkalusugan, at ang oras ng pagbahagi ng salita ng Diyos. Ang mission ko nito ay to preach the gospel at atin po nga dalahin yung mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan tungo po doon sa mga sa katotohanan at sa totoong iglesia na nalabi. At hindi lang po dito tigil yung misyong ito, kundi layunin din po ng Maranatha Health Ministry Philippines na ito po mga nadala sa iglesia na parang napangaralan ay matuto pa at lumugos sa kanilang pananampalataya. Nagbigay ng inspirasyon sa mga dumalo mula bata hanggang matanda ang katotohanan na kanilang nalaman. Tunay na nadama nila ang pag-ibig ni Kristo sa pagdalo at sa pangangalaga ng mga elders and members, kasama na rin ang missionaries. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil dinalalin ako sa sitwasyon na to kasi kung wala sila, wala ako dito at hindi ko malalaman yung ibang aral ng Diyos sa atin. Siguro ano rin to ng Diyos sa akin na piliin ko tong landas na to dahil alam niyang makakabuti to sa akin. Nagbunga ng siyam na bagong miyembro ng iglesia ang pangangaral na ginawa. Tunay nga na ang pagkakaroon ng mga ganitong pangaral ay masaya at kapupulutang inspirasyon at pag-asa. At sa tulong ng mga misyonaryong pinadala ng Panginoon ay naisikatuparan ang tagubili na humayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa upang masumpungan ng bawat individual ang katotohanan at pag-ibig ni Kristo. Layunin magatid ng balitang may pag-asa mula rito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1, Joshly Sarabia, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Actually mga kapatid, hindi deserve ng... Masayang sumabak sa Church-Based Pathfinder Camp and Training ang mga kabataang Master Guide Trainee mula sa Central Oriental Mindoro District. Sa kanilang pagsasanay ay hindi alintana ng 30 campers ang pabago-bagong panahon at sila ay nagpatuloy, umulan man o umaraw. Ang mahalagang aral na kanilang natutunan, tunghayan sa balita ni Jam Enriquez. Hindi pinalampas ng ulan ang Pathfinder Camp ng Central Oriental Mindoro District matapos ang apat na magkakasunod na araw at gabi na pag-ulan sa loob ng apat na araw din na camp. Nagsimula ang Camp Huwebes, 26 ng Mayo at nagtapos noong araw ng Linggo sa pangunguna ng mga Master Guide Trainees ng distrito bilang bahagi ng kanilang in-service training. Ayon sa kanilang MGT Club Director, MGT Maylin Yave, ito ay isang church-based pathfinder camp na dinaluhan ng 30 mga campers mula sa iba't ibang simbahan ng distrito. Samantala, hindi din nawala ang suporta ng mga master guides ng distrito, ilang mga magulang at lalo't higit ng district pastor, Pastor Ronald Mangayaw. Bahagi din ng camp na ito ay ang gift-giving na isinagawa ng mga campers sa mga balo ng 3 magkakaibang barangay sa Pola Oriental, Mindoro. Nagdaos tayo ng gift-giving, hindi lang dahil kabagay ito ng curriculum, kundi ito talaga ang mission ng ating mga kabataan na abutin yung mga tao na kailangan. Kanina ko pa po man binabasa yung Pathfinder, at siguro Adventist. Kaya po ako itong tuwa, ay talagang kayo lahat ay talagang nakita namin na para sa Panginoon ay walang hindi gagawin. At sa lahat ng gagawin pa po inyong muli, kasamang barangay kayo pumunta, pagpalain nawa ang bawat isa sa inyo. Salamat po ng maraming maraming. Bukod dito, nagsagawa din ng tree planting ang mga campers dahil sila ay nagnanais na hindi lamang lumago sa kanilang mga personal na aspeto ng buhay, kundi makatulong din sa pangangalaga ng kalikasan. Ulan at putik man ang sinagupa ng mga campers, hindi matatawarang saya at alaala ang babaunin ng mga kabataan sa mga karanasan na kanilang pinagdaanan. Sa katunayan po, wala pa po akong isang taon na nabibinyagan, pero sa tulong po ng ating Panginoon,
ay nakasali po ako dito sa ganitong mga camp, naka-experience po ako ng mga hindi po mababayaran ng pera. At marami po ako natutunan na mai-apply ko sa aking buhay tulad ng pagiging isang mabuting leader, pagiging isang mabuting tagasunod. At yun po ay sa tulong ng ating Panginoon. Kaya ang kapurihan po ng ay sa Panginoon lamang natin dapat itaas. Higit sa lahat ng mga bagay na ito, ang papuri ay tanging sa Panginoong Diyos lamang. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Jam Enriquez, Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng Media Ministry Training and Seminar sa West Valley Seventh-day Adventist Church, Candelaria, Quezon, ang Digital Evangelism Initiative. Doon ay magkakasamang natuto at nagkaroon ng inspirasyon na makibahagi sa paglilingkod ang kapwa matanda at mga kabataang Adventista ng Central Quezon 2 District. Si Vanji Dagos para sa report. Matagumpay na idinaos ng Central Quezon 2 District ang Media and Online Media Ministry Training noong June 5, 2022 na ginanap sa West Valley Church, Masinsur, Candelaria, Quezon sa pamamagitan ng Central Quezon 2 District Communications Department at AY Association. Ito ay dinaluhan ng 83 mga kabataan galing sa iba't ibang churches ng nasabing distrito, ang Chaong, Candelaria, Santa Catalina, West Valley, Sariaya, Dolores at Tutukan Church sa pangunguna ni na Ace Sintos, Ina Sintos at May Fitizanan Silestre ng Digital Evangelistic Initiative ng General Conference. Kami nagagalak dahil napakarami na kabataan ang tumugon. No? Ang expected sana nila is 40 pero ang dumating ay 80. Kaya sobrang salamat po talaga at purihin ang Panginoong Diyos. Tinalakay sa nasabing training ang iba't ibang topics gaya ng photojournalism, news writing, photo and video editing, FB page creation, moderation, and content creation upang makabuo ng digital ministry, media team, at social media team ang bawat local church sa distrito. Nagagalak na nandirito upang samahan kayo sa training, seminar. Layunin ng naturang training na madagdagan ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa media at social media ministry upang mas lalong mapabilis ang pagpapalaganap ng ebanghelyo sa pamamagitan ng online preaching. Eka nga, go ye and preach the gospel online. Nawa ay pagpalain ng Panginoon ang inyong mga adhikain at ang inyong panukala na magkaroon ng inyong mga sariling webpage para sa bawat churches dito sa Central Quezon. At sana maging inspirasyon din po ito sa iba pang mga kabataan sa ibang mga churches na patuloy na magpagamit ng kanilang talento at maging aktibo sa pagiging digital missionaries. Sa pagtatapos ng training, nagtalaga ang mga kabataan sa Panginoon na magpapatuloy ng gawain ng ebanghelyo sa pamamagitan ng FB page na itinalaga sa bawat local church. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Vanji Dagos, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Dagdaos ng Mid-Year Thanksgiving and Praise Program ang mga Adventista sa South Central Occidental Mindoro District. Doon ay magkakasama silang nagpuri at nagpasalamat sa patuloy na pagpapala at gabay na iginagawad ng Panginoon. Nagbabalita si Arlene Jade Caspe. Papuri at pasasalamat sa Diyos na kataas-taasan. Isinasagawa ngayong 4 Hunyo taong kasalukuyan ang Mid-Year Praise Program at Thanksgiving Fellowship ng South Central Occidental Mindoro na ginaganap sa Kalintaan Gymnasium, Kalintaan Occidental Mindoro na may tema, I Will Go. Makikita ang mga ngiti at kagalakan ng mahigit 300 kapatiran ng South Central Occidental Mindoro District sa pagdaraos ng Mid-Year Thanksgiving Fellowship sa Bayan ng Kalintaan. Layunin nito na muling ibalik ang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa, sa pangunguna ni Pastor Jebred Cirino, kasalukuyang pastor ng distrito. Sa pagpapasalamat ng Panginoon sa kalagitnaan ng isang taon,
tayo ay pinagpala, iningatan at pinagdumbayan ng Panginoon sa kabila ng mga hamon sa buhay at hamon sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon sapagkat siya'y nagpadala ng kanyang instrumento na magbibigay ng pagkain espiritual sa mga kapatiran. Isa sa hindi inaasahang bisita ay nagmula sa Santa Cruz, Laguna, Pastor Franklin Gutierrez. Talagang napakabuti ng Panginoon sapagkat nakita ko mga kapatid sa distritong ito na napakamasigasig sa kanilang pananampalataya. Ang gym na atin pong pinagkulungan ay punong-puno at ako po mismo ay na-inspire at lumakas ang aking pananampalataya kasama ng aking may bahay. Patuloy na ang bawat isa ay nagkaroon ng kabanalan at kagalakan sa araw ng pagsambang ito, lalo na't narinig ang mensaheng nagbigay inspirasyon sa bawat kapatiran. Ang banal na espiritu ang siyang nanguna kay Pastor Jasper Flores, ang presidente ng South Central Luzon Conference. Nais kong magbigay ng ilang mga inspirational message. Bilang pasasalamat ay atin pong kinikilala ng Diyos ang ating pinagkakautangan ng lahat ng ating mga tinatangkilik kasama na ng ating buhay. Tunay na napakabuti ng Diyos. Kylie J. Gasper, nag-uulat para sa NBUC News Live. Pinagsamang fellowship ng distrito at family retreat ang nagpatibay sa relasyon ng mga pamilya ng Mountain View District. Ang pagtitipong ito'y ginanap sa Cagbalete, Mauban, Quezon, kung saan naisulong din ang pagkakaisa sa paglilingkod ng bawat pamilyang nakisangkot. Si Marcy Gamaro para sa report. Upang matulungan ang mga pamilya sa Mountain View District na lumago sa pag-ibig at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon, isang district fellowship and family retreat na may temang I Will Go With My Team ang isinagawa sa Cagbalete, Mauban, Quezon, tawid dagat man ang kanilang tinahak. Masayang nagsidatingan ang mga miyembro ng distrito kasama ang kani-kanilang pamilya. Bata man o matanda, sila ay aktibong nakilahok sa bawat activity ng programa. Kami po ay nagagalak na ang amin pong pamilya ay nagkasama-sama dito sa Cagbalete Island para idaos po ang District Fellowship ng Mountain View. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon para sa aming pamilya dahil kami po ay nagbibigay puri sa ating Panginoon at nakakapag-banding po ang aming pamilya. Bilang panauhing tagapagsalita, nagbahagi si SCLC Family Ministries Director Mary Christine Caspe ng mga mensahe at lektura tungkol sa kahalagahan ng maayos na relasyong pampamilya. Nais kong pasalamatan at purihin ang ating Panginoon sa tagumpay ng atin pong isinagawang District Fellowship at Family Retreat. Nagpapasalamat po kami sapagkat ang ating mga pamilya na narito ngayon ay ating nabigyan ng isang napakahalagang mensahe na kung paano ang kanilang sari-sariling pamilya ay magkakaroon ng isang masaya, malusog, at isang pamilya na modelo at ito po ay ang sentro ay ang ating pong Panginoon. Sa kabila ng patuloy na hamon ng pandemya, nagagalak ang mga miyembro ng Mountain View District sapagkat makalipas ang 2 taon, muli nilang nakita at nakasalamuha ang bawat isa. Ako po ay nagagalak sa ating program ngayon na District Fellowship and Family Retreat. Ako po ay natutuwa at sa muling pagkakataon ay tinawagan ako ng ating Panginoon na magbalik loob sa kanya. At sa ganitong uri ng programa ay sobrang nakaka-bless po na muli ay ma-experience ko yung ganito. Halos 2 years kaming wala halos na activity. Ngayon na naging maluog yung ating government ay malaking blessing ito sa bawat family dahil halos nawala na ng social contact. Ngayon yung pagkakataon na pati yung mga bata, matatanda, magulangin, na naging malungkot sa nakalipas na 2 taon, ngayon ay naka-experience na parang naging malaya ulit. Ang programang ito ay nakatuon upang pagtibayin at palakasin ang relasyon ng bawat pamilya upang patuloy silang magamit sa ministeryo. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Marcy Gamaro para sa Hope Today NPUC News. Mountain View District!
Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang mga online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang yan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio station. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.